And we are back for another video. It's another weekend and it's the perfect time to do and magbigay ng tips and tricks. Again, hindi ako professional na or hindi ako fashionista or hindi ako yung best dress na makikita nyo. Pero ito lang yung tips and tricks para malagyan ng konting sauce or sprinkles ng konting swag ang inyong style. So nung nakaraan, napag-usapan natin ang limang sapatos na dapat meron ka na pwede mong gamitin kahit kailan sa kahit anong okasyon. Sa mga hindi pa nakakapanood nun, ilalagay ko yung link sa description, pwede nyong balikan. And umpisan na natin kaagad, ito ang limang paraan para malagyan ng konting swag ang inyong style. So bago tayo tumuloy sa panglima na paraan para magkaroon ng konting swag, ipapaalala ko lang na yung mga tips and tricks na ibibigay ko sa inyo, huwag nyong i-abuse or just don't overdo it. And ito yung pag-usapan natin na parang simple pero may dating na mga style or mga lifestyle, pormahan or kung ano man ang gusto nyong sabihin. And always keep it 100. Number 5, ito yung mga accessories. So yung sa akin, lagi kong ginagamit na accessories ko ay cap. Ito, sombrero. I consider yung sombrero na parang isa sa mga accessories para ma-level up yung forma mo. Isa pang ginagamit ko yung watch, lalo na pag kunwari summertime or medyo mainit yung panahon, tapos naka t-shirt ka lang, tapos kita yung forearm mo, napaka-effective na maglagay ka ng accessories ng bracelet or watch. For me, I use watch, yung iba bracelets, yung iba necklace, ano pa bang mga accessories, yung mga chain sa pantalon, pero parang outdated na ata yun. Hindi ko alam kung may gumagawa pa. So yun yung mga accessories. Meron din yung iba, yung eyeglass. Kahit kunwari wala naman sira yung mata nila, pero ginagamit nila yung mga eyeglass para ma-level up yung style nila. So yun yung mga accessories na pwede nyong gamitin and pwede nyong gawin para malagyan ng konting sauce. Number 4, so hindi na natin pahabain ito. Mabilis na layering your clothes. Napaka-importante, lalo na ngayong padating na ng ang taglamig. Or sa ibang lugar, taglamig na. Sa hometown ko, Baguio, medyo malamig na yung panahon. So mag-umpisa September, marinig nyo na si Jose Marichan. Yung temperatura bumababa na, yung hangin, mararamdaman mo na. Ito yung time para mag-layer ka ng clothes mo. So layering your clothes means that yung pang-ilalim mo na damit ay nakalitaw. So first example, kung naka-hoodie ka lang, tapos yung t-shirt mo medyo nakalabas konti, or pag naka-hoodie ka, lalagyan mo ng flannel or jacket, pero wag yung makapal, yung sakto lang. Or isa pang layering, yung sa sleeve. Kunwari, naka-hoodie ka, jacket, yung sleeve ng hoodie mo medyo nakalabas sa may kamay. So, yun yung ibig kong sabihin sa layering your clothes. Napakasimple na hindi mahahalata ng lahat, pero ito yung isa na nagbibigay ng swag sa style ng isang tao. Number 3, so pangatlo kagad, kita nyo na napakabilis. Ito yung tinatawag natin na yung sintas ng sapatos, medyo luwangan mo, wag mong ibuhol. So ito yung example. So nandito yung superstar na lagi kong ginagamit. As per the last video na pinag-usapan natin, ito, isa ito sa mga daily drivers na ginagamit ko. So ito yung sinasabi kong kwan, regular na may sintas. So sakto lang yung forma niya. Pero pag linus mo konti yung sintas, yung parang ganito, ang laki ng difference. Napakaliit na detalye, pero anlaki ng difference pagdating sa pagdadala mo ng damit, yung pagkakaroon mo ng swag. So kanina, kumuha ako ng mga pictures na pwede kong ipakita sa inyo. So sa pagtatali ng sintas ng sapatos, may binabagayan na panahon yan. Kung anong lakad or kung anong gagawin mo or kung anong activity yung gagawin mo sa araw na yon. Kunwari, may laro ka ng basketball or magjogging ka, so hindi naman pwedeng maluwang yung sintas ng sapatos mo, kailangan higpitan yan. Pero pag casual lang, punta ka sa mall
or meet up with friends, or pasyal-pasyal lang. Napakalaking bagay na hindi mahahalata ng karamihan. Ako kasi parang hindi talaga ako nagtatali ng sintas ng sapatos ng mahigpit. Halos lahat ng sapatos ko dito maluwang, or hindi lang maluwang, hindi talaga nakatali as yung pinakita ko sa inyo kanina. Number 2! So ito yung isa siguro sa mga controversial. Masasabi kong hindi mag-a-agree yung lahat. Yung itatakin mo yung pantalon mo sa medyas. Hindi lahat ng pantalon binabagayan nito. Siguro magagawa mo to pag naka-jogging pants ka, joggers, or tracksuits. Pero pag nakamaong ka, please, huwag mong itakin yung pantalon mo sa medyas. Isa rin ito sa mga bagay na tips na sa mga maliliit yung height na kagaya ko, yung illusion na magmukhang mahaba yung paa mo. Napakalaking bagay yung i-separate mo yung sapatos sa pantalon, tapos makikita lang yung medyas mo, tapos nakatak-in konti. Huwag nyo namang itak-in na lahat, pero nakatak-in lang konti yung pantalon. It's very subtle. Lagi din tong ginagawa ng mga paborito nyong celebrities, like lalo na yung mga athletes, kasi lagi silang naka-tracksuits or naka-joggers or naka-jogging pants lang, sweatpants, kung ano man yung gusto nyong tawag doon. Ito talaga sa isa sa mga trend na sa tingin ko, hinding-hindi mawawala pagdating sa paglalabas ng isang swag ng isang tao. And number 1, of course, ang pinaka-importante dyan ay yung confidence. So yung confidence mo talaga yung magdadala ng porma mo. Hindi yung mga damit, hindi yung mga ginagawa mo. Kahit ginawa mo na yung mga bagay na sinabi ko, pero yung confidence mo napakababa, tapos parang ilang ka sa suot mo or ilang ka sa mga ginagawa mo, hinding-hindi yan magiging or it will not look really cool. Kaya napaka-importante yung confidence. Siguro yung confidence manggagaling sa everyday na ginagawa mo, yung hygiene syempre, kailangan mukha kang mabango lagi, kailangan malinis ka, kailangan yung breath mo hindi mabaho, bagong ligo ka lagi. So yun yung mga simpleng bagay na nagbibigay sa atin ng confidence, or lalo na pag kunwari kasama mo yung girlfriend mo, may konting angas ka sa katawan. So kailangan natin yun, yung tinatawag kong angas sa katawan. Itong angas na to ang magbibigay ng confidence sa'yo para i-boost mo pa yung self-esteem and magkaroon ng swag sa inyong style. So syempre ulitin ko na naman, always keep it 100 and don't abuse the look. Mukha ka ng trying hard magkaroon ng swag. Mas lalong turn off sa mata, masakit sa mata ng tao yung mga bagay-bagay na ganun. Sana may napulot ka sa mga pinag-usapan natin ngayon, sa 5 paraan para magkaroon ng swag sa inyong style. Kung may mga alam ka pang tips and tricks para magkaroon ng swag, i-comment mo sa baba para ma-share natin yan sa lahat. And hanggang sa susunod, always be confident and always be fly. Peace! Low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go.